Magsitayo na po ang lahat. Nang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tinubuan ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriyang po natin ngayon ang paggunita sa Mahal na Birheng Maria, ang ating ina, bilang ina ng sambayanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kaniyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw. Sa ibayong kabanalang kinamit na mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway
binhimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lunsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't inyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lunsod ng Diyos, at tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lunsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lunsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang alak ay kaniyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayon ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapakat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito
Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang isang araw pagkatapos ng Pentecostes kahapon, ang araw ng simbahan, ang pagsilang ng simbahan. Isang araw mula kahapon, ngayon naman ay ating ipinagdiriwang ang paggunita sa mahal na birhen bilang ina ng sambayanan o ina ng simbahan. Ito ay matagal nang isinasabuhay ng mga unang Kristiyano. Ito ay matagal na nilang inilalagay sa kanilang puso na may isang ina na palagi nilang kasakasama. Kaya dapat lamang na ito ay ating gunitain at ito ay ating i-celebrate o ipagdiwang bilang pasasalamat at bilang paggunita sa kaniyang papel sa kaligtasan ng tao. Kaya ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, ay ibinilang na ito na bahagi ng ating liturhikal na selebrasyon noong 2018 na magpahanggang ngayon, unang araw pagkatapos ng Pentecostes ay ating ipagdiriwang ang mahal na ina bilang paggunita sa kaniyang papel, sa kaniyang bahagi, sa kaligtasan ng tao. Eh bakit nga ba? Bakit nga ba natin kailangang ipagdiwang si Maria bilang ina ng sambayanan o ina ng simbahan? Dahil napakinggan natin sa ating banal na ebanghelyo na inabilin ni Jesus ang minamahal niyang ina sa kanya ring minamahal na alagad na si San Juan. Narito ang iyong anak. At sinabi naman sa alagad, narito ang iyong ina. Paghahabilin na tayo ay mayroong isang ina at mayroong isang pupuntahan pagkatapos na ang anak ay umakyat sa langit at doon naluklok sa kapangyarihan. Ano ang makikita natin sa buhay ni Maria? Kung papaanong ang unang pagbasa ay nagpakilala ng pagsuway ng Diyos, ng tao sa Diyos, ang paghindi niya pakikinig sa sinabi ng Diyos, kaya nagkaroon at pumasok ang kasalanan ng tao. Kung papaanong si Eva ay nagpasailalim sa kapangyarihan ng tukso ng Satanas, naiba, nabalik, nagkaroon ng bagong pag-asa dahil ang kabaliktaran ng pagsuway ay pagsunod na ginawa at ipinakita ng mahal na ina. At bilang miyembro ng simbahan, tayo ay nakatingin sa kaniya dahil siya ang kauna-unahang taong nagtagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa katapusan ng kaniyang buhay. Kaya nga po ang Ebanghelyo, naroon sa paanan ng krus si Maria. Ano po ang ibig sabihin nun? Tuturuan tayo ni Maria na tumayo sa gitna ng krus. Tuturuan tayo ni Maria
natitigan ang kahirapan upang tayo magkaroon ng lakas na magtagumpay sa gitna ng hamon ng buhay. Pwedeng tumakbo si Maria, pwede siyang umalis at huwag niyang titigan ang paghihirap na ginagawa sa kaniyang anak. Pero naroon siyang nakatayo, matibay at matapang upang ipakita sa ating lahat na ang pagsubok na yan ay walang magagawa kung ikaw ay nakakapit at nagtitiwala sa Diyos. Isang pagpapatunay ng dahil sa kaniyang katapangan, nagtagumpay ang pagsunod at paggawa ng kabutihan. Ito ang halimbawa natin bilang miyembro ng simbahan. Titingin kay Maria sa gitna ng paghihirap at pagsubok upang tayo'y makatayo at mapagtanggumpayan ang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Dahil kung tayo'y magtatagumpay, naroon ang korona ng kalangitan. Kaya huwag nating hahayaang mawala sa ating paningin si Maria, ang ina ng Poong Jesus Nazareno. At bilang tayo ay yumayakap sa awa at pag-ibig ng Diyos, yakapin din natin ang landas na nilarakan ni Maria upang tayo ay makarating sa ating tunay na destinasyon, ang kaharian at tahanan ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kaniyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa.
Diyos at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapabuhay at sa pakikipag-isa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkup. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang makamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniyakat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit. Kaya itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers.
Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na ika-isa po ng Hunyo, Huwebes, sa ganap na ika-anim po ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Saint Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagtapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Tinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Maria at Birheng Banal. At mabuting balita ay mailapalaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan, sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.